Mag-umpisa, tayo pong lahat ay umuko at manalangin sa Diyos. Banal at mahabaging Amang Diyos, salamat po sa umagang ito, sa inyong pagbibigay sa amin ng itong pagkakataon na nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig ng banal na salita mo at makaroon po kami ng banal na fellowship sa inyong pangalan. Nung nagtungo po kami sa kapahamakan at lumakad po kami sa kadiliman, tinawagan niyo po kami patungo sa liwanag ng Ebanghelyo at iniligtas niyo po kami sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo. At lumalakad po kami ngayon ayon po sa banal na pangnanasa ng Espiritu Santo at hindi po ayon sa aming sariling kaisipan at plano. Marami pa po kaming kulang sa aming kaalaman at mahina pa po ang aming pananampalataya. Unit nagtitiwala at umasa po kami sa inyong paggabay at tulong sa bawat isa sa amin dito. Malapit na po yung second batch po ng summer retreat na idadaos po namin sa inyong pangalan. Nawa lahat po ng mga kapatidan ay makasama sa itong dakilang gawain at makita kung paano kumikilos ang Diyos sa amin. Naniniwala po kami na maraming naliligaw na kaluluwa ay maliligtas sa itong darating na summer retreat. Tulungan niyo po kami upang makasali po kaming lahat sa itong dakilang gawain. At mahal po namin sa buhay na naliligaw ay nawa isama po namin sa itong summer retreat. Gamitin niyo po kami lahat ayon po sa inyong dakilang kalooban. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong oras, kayo lamang po ang tumulong at gumabay sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia, Unang Juan chapter 4 verse 17 po. Unang Juan chapter 4 verse 17 hanggang 19 po. 17 hanggang 19. Babasahin ko po ito sa inyo from verse 17 to 19. Dito ay naging ganap ang pag-ibig sa atin upang tayo'y makaroon ng lubos na pagtitiwala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat kung ano siya, ay ganun din naman tayo sa salibutang ito. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang saktal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa nagiging saktal sa pag-ibig. Verse 19 po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. So, kamusta po kayo? Mabuti, maayos. So, ngayon po, pag-usapan po natin tungkol sa takot at pag-ibig ng Diyos. Mga tuwing linggo ng umaga, di ba nag-church po kayo? Ano po yung
dahilan bakit nagche-church po tayo sa tuwing Linggo. Para makinig ng salita ng Diyos. Yung Bible study, yun po yung pinaka-reason bakit nagche-church po tayo tuwing Linggo. So, kung ganun po yung purpose po natin sa ganitong gathering every Sunday, so, kung hindi nakikinig po, kung walang natitira after sermon, so, sayang po yung oras natin. O walang kabuluhan, walang silbi po yung ating pagpunta dito sa church. Dahil, yung pakikinig at pakaunawa ng salita ng Diyos, yun po yung pinaka-purpose. Pero minsan po, di ba, kahit pag umuwi po tayo sa Linggo, parang kalimutan na kung anong narinig ko po sa mga kaninang sermon. Sayang po. Ang katungkulan ko po ay iparating po sa inyo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa Biblia. Dahil yun po yung pinakamahalaga. Hinahanap ng Diyos, alam niyo po ba kung sino po ang hinahanap ng Diyos ngayon? So bakit hindi pa tapos yung kasaysayan ng mundong ito? Bakit buhay pa tayo dito sa mundong ito? Diba alam po natin na malapit na yung second coming of Jesus. Malapit na po tayo sa katapusan ng panahon, alam po natin. Kung hindi pa po alam, so mag-review po kayo sa Bible seminar, tapos tingnan po ninyo yung mga balita sa television news araw-araw kung ano po ang nangyayari. So, hindi po ito maitanggi po natin. So, malapit na po tayo sa katapusan ng panahon. So, pero hindi pa tapos. Bakit po hindi pa tapos? Hindi pa tinapos ng Diyos yung history dahil hindi pa tapos yung purpose. May taong hinahanap pa ng Diyos. Hinihintay pa ng Diyos. Yung taong naghahanap sa Kanya ay bumalik sa Diyos. So, hinihintay pa ng Diyos na mga ilang tao ay makinig ng salita ng Diyos, ng Ebanghelyo, at maligtas po sila, makarating po sila sa pakaunawa ng kaligtasan, at mapuno ang bilang. Mapuno yung bilang ng tao na makakapunta sa langit. Kung puno na po yung bilang, mga so hindi po wala nang reason. So yun ang katapusan ng history. So di ba sa harap ng kantin po natin, napansin po ba ninyo yung mga tindahan? Ito po yung mga tinatawag na store. Yung tindahan, maliliit na tindahan na ay katabi po ng kantin po sa summer retreat. Dahil hindi pa sapat, kahit hindi sapat po yung space, binibigyan po namin sila ng mga small area lang. So bali yung bilang ng slot ay siyam na lang. Siyam na slot ay iniready, inihanda. Tapos, yung mga churches po ay nag-apply. So, Pastor, nagtitinda po. Sana gusto po namin magtinda, ganito, ganito. Kaya nag-apply po sila. Pero, di ba, siyam na lang yung slot. Kaya madali po ito napuno na. Kaya nung puno na po, ano po yung sinabi ko sa mga nag-apply pa? So, pasensya na po, puno na. Puno na po yung slot. Kaya hindi pwede, mga next time na lang, next time. Ganun po, yung slot po ng kaligtasan ay malapit na mapuno. Yung slot. Bakanteng upuan, okay? Bakanteng upuan ng kaligtasan ay malapit na mapuno. Halos puno na ngayon.
Kaya ilan mga bakante lang natitira ngayon. Kaya kapag puno na po itong slot ng salvation, yun po yung katapusan ng history. Okay. Alam ng Diyos, ang Diyos lang nakakaalam kung ilan. Diyos lang nakakaalam kung kailan mapupuno yun. Kaya ano po yung sinisikap po natin? Bago mapuno yung mga upuan ng kaligtasan, di ba gusto po natin, sana yung mahal ko sa buhay ay kasama doon. Bago mapuno. Ngayon po, mga ibang mga kapatiran ay sikap po sila, nagsisikap po sila, sigasik po sila sa evangelism para yung kanilang mahal sa buhay ay makapasok sa kaligtasan. Habang tamat po tayo sa evangelism, yung ibang mga kapatiran ay sikap na sikap po sila sa evangelism, kaya papuno na papuno yung mga bakanteng upuan ng kaligtasan. Kaya pagpuno na po, so yung mga mahal po natin sa buhay ay wala nang chance. Wala nang chance. Anong sasabihin po nila sa atin? Yung mga mahal po natin sa buhay, yung familia po natin, yung mga kamag-anak po natin na hindi paligtas. Anong sasabihin po nila sa atin kapag nasa impyerno na sila? Kapag nasa impyerno na sila po, yung mga familia po natin, yung mga kamag-anak po natin, anong sasabihin po nila sa atin? Hoy, ikaw, bakit hindi ka nag-evangelize sa akin? Alam mo yung katotohanan, ligtas ka na. Alam mo yung kaligtasan. Bakit hindi mo ibinahagi sa akin ang katotohanan? Bakit hinahayaan mo na mapunta ako dito sa impyerno? Iyon po yung sasabihin po nila sa atin. Okay. Napakabigat po yung ating responsibility bilang isang taong ligtas. Bilang isang taong ligtas, napakasaya. Napakasaya, first. Pero hindi po saya lang sa atin. Meron pong kasamang lungkot. Bakit malungkot po tayo? Dahil yung ating mahal sa buhay, hindi pa ligtas. Kaya yung mga trabaho ko, yung mission ko, ay paano iligtas sila? Paano isama sila sa kaharian ng Diyos? Yun po yung trabaho po natin. So, naintindihan po ba? Mga pagte-church po sa linggo pagte-church, hindi po yan Christian living. Sunday Christian po yan, Sunday Christian. Okay. Linggo lang po Lord's Day, yung ibang araw from Monday to Saturday ay araw ng yung sa akin po ba yun? Hindi po. Yung Christian life po, lahat po ng ating natitirang panahon sa mundong ito ay sa Diyos. Sa Diyos. Lahat ng oras ko, lahat ng katawan ko, yung kalakasan ko, lahat ng mga nasa akin ay sa Diyos na yan. Binili po tayo ng Diyos. Binili po tayo ng Diyos. Tapos, yun mga parang resources po yan. Yung oras, yung ating mga budget, yung ating kalakasan ay kailangan po natin gamitin para matupad ang kalooban ng Diyos. Ano po yung kalooban ng Diyos? Kaligtasan ng mahal po natin sa buhay. Kaligtasan po ng mahal po natin sa buhay. Yun po yung pinaka layunin. Kaya, so, yung ating buong panahon, so, kailangan po natin i-gamitin para matupad po yung kalooban ng Diyos ng ito. Yun po yung Christian living. So, kaya magmula bukas, mag-umpisa na po yung second batch po ng summer retreat. Kaya lahat po ng mga kapatiran ay
So, dapat sumama sa itong summer retreat kasi malaking ministry, malaking trabaho ay kailangan po natin gawin. Yung cooking, yung Tanawan Church ay may cooking ministry, mga 2,000 plus, 2,500 yung pagluluto ay napakalaking trabaho po ito. Kaya hindi po ito kaya ng mga ilan-ilan lang. Kaya kailangan po lahat po ng mga kapatid ay tumulong sa itong mga cooking, meron din pong mga church school ministry, meron din pong mga choir ministry, meron pong mga cleaning ministry. Kung magampanan po natin yung itong ministry, yung mga maraming mga newcomers po, last batch po, first batch, yung newcomers po ay halos 900. Okay, 900 po ay nakinig ng Words of God. Tapos, mga kahit hindi po natin alam kung sino naligtas, pero karamihan po nila ay naligtas. So, yung ating mga sacrifice, yung ating mga pagod sa maraming ministry ay hindi walang kabuluhan. May kinalaman po, may connection sa kanilang kaligtasan. Ibig sabihin, may gantimpala na. Okay? May gantimpala na. Sa pamamagitan ng sacrifice po natin, maraming ligtas na. So, may gantimpala sa langit. Kaya itong second batch po ay Tanawan Church. Ito po yung second batch. Kaya first batch po ay para sa ministry. Kaya mga kantin, iba't ibang ministry. Pero para itong second batch po ay para sa evangelism. Evangelism po. Kaya ako muna. So, alam ko po, bukas may pasok po. So, kung may pasok, walang paraan. Pero kahit Tuesday, Wednesday, so holiday po yan. Kaya kahit isang araw, kung available ako, isang araw lang, okay lang po. So, kailangan mag-register ay makasama. So, Unang Juan, chapter 4, verse 17 hanggang 19 po. Verse 18 po isang talata, verse 18. So, pwede po natin basahin sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang saktar na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging saktar sa pag-ibig. So, walang takot sa pag-ibig, anong ibig sabihin? Yung takot at pag-ibig, hindi po ito makakasamang dalawa. Tama po? Kagaya ng ilaw at kadiliman. Ilaw at kadiliman, pwede po ba makasama yung dalawa? Pwede po ba? Madilim, maliwanag. Pwede sabay-sabay mangyari? Hindi pwede. Kung malambuksan po yung ilaw, mawala yung kadiliman. Pag pinatayo po yung ilaw, so doon po, so dumidilim. Yung kadiliman at liwanag, hindi pwede makakasama itong dalawa sabay-sabay. Okay? Kung may liwanag, wala nang kadiliman. Ganun po, yung kung may pag-ibig, kung naging sakta na yung pag-ibig, pwede po ba? Maaari po ba makasama yung takot o hindi na? Pwede. Yung takot po yung pwede kasabay sa pag-ibig? Ano po yung sinasabi sa Biblia? Walang takot sa pag-ibig. Yung takot at pag-ibig, hindi po ito makasama dalawa. Kung walang pag-ibig, takot, nandiyan na yung takot. Okay? Yung takot po ay parang kadiliman. Kung walang liwanag, so madilim yung puso kung walang liwanag. Pero kung meron pong liwanag, pag pumasok na sa akin yung liwanag, nandiyan pa rin yung kadiliman? Wala nang kadiliman.
Ganun po, kung walang pag-ibig po sa akin, kung hindi pa saktal yung pag-ibig sa atin, nandyan pa rin yung takot. Nandyan pa rin yung takot. Takot saan? Okay? Takot sa kamatayan, takot sa impyerno, takot sa sakit, takot sa utang. Diba? Isipin po natin kung ano ang kinakatakutan po ninyo. Takot sa tao. Okay? Takot sa asawa. Okay? Takot sa sakit. Okay? Maraming uri ng takot po na sa atin. Maraming uri ng takot na sa atin. Hindi po, mahirap po tayo maging malaya sa takot. Parang yun, bilang isang tao, yung normal po yan sa tao, yung takot. Maraming uri ng takot, parang normal lang po yan sa mga tao. Normal. Okay? Lahat, kahit konting difference, pero lahat po tayo may takot. Okay? Ano po yung pinakagamot sa itong takot? Anong sabi ng Biblia? Ano daw yung gamot sa takot po natin? Pag-ibig. Verse 18 po, walang takot sa pag-ibig, kundi ang saktan na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Yung pag-ibig po ay gamot. Okay? Yung pag-ibig po dito, ito po yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos ay nagpapalayas ng takot. Okay? Ano pong ibig sabihin? Kung may takot pa rin sa akin, ano pong ibig sabihin? Yung pag-ibig ng Diyos, okay, ay naging saktal ba? My question po doon, my question. Kaya i-check-in po natin yung ating sarili, suriin po natin yung ating sarili. Huwag po natin husugaan yung ibang tao, sarili lang po suriin po natin kung natatakot ba ako. Sa anumang bagay, okay lang po. Kung may takot pa rin ako, yung saktan na pag-ibig ay baka wala pa sa akin. O hindi pa naging saktan sa akin. Kung hindi pa saktal po yung pag-ibig ng Diyos sa akin, ano pong ibig sabihin? Ligtas po ba siya? Hindi pa. Malapit lang malapit. Malapit lang. Malapit magsaing. Di ba yung mga, anong tawag po natin, yung mga nanay, kapag nagsasaing, kulang pa yung init. Kaya yung kanin, hindi pa. Anong tawag? Ano po? Maningin? In-in. Oh. Hindi pa lubos na yung saing. Okay? Kulang init o kulang... May konting kulang pero hindi pa pwede makain. May kulang. Malapit lang. Malapit na maging sa kanin. Malapit. Ganun po yung kaligtasan. Yung pag-ibig ng Diyos, sabi dito, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. Kaya nung nabasa ko po yung salitang ito, bakit parusa? Kasalanan ba takot? Sa tingin niyo po, kasalanan ba yung takot? Bakit may parusa? Okay. Ang takot ay may parusa, kaparusahan. Normal lang po yan. Normal lang po yan kapag may sakit, natatakot. Kapag may problema, natatakot po tayo sa mga financial problema, lalong mga financial problema, hindi po tayo malayo, malaya sa financial problema. Natatakot po tayo doon. Kasalanan ba yun? Bakit may parusa? Sobra, parang sobra ito.
Ano pong ibig sabihin? Kahit yung takot po ay hindi kasalanan, pero bakit may kaparusahan? Kung may takot po, anong ibig sabihin? Hindi pa naging saktal ang pag-ibig. Kaya may takot pa rin. Dahil hindi pa naging saktal yung pag-ibig ng Diyos sa akin. Ibig sabihin, hindi pa po mga lubos na naunawaan ng kaligtasan. Nakikinig lang, nag-umaaten lang sa church, nag-church lang, nakikinig lang, minsan lang inaantok, pero hindi pa lubos na intindihan kung ano pong ibig sabihin ng salita ng Diyos. O hindi pa ready yung puso. Hindi pa ready yung puso. Ano pong ibig sabihin, hindi pa ready? Yung puso ay nasa salibutan pa rin. Gusto pa mag-enjoy sa salibutan. Yung mga sa mga gandang buhay sa salibutan. Gusto pa mag-enjoy sa mga makamundong bagay. Yung puso ay nasa salibutan pa rin. Kaya yung kanilang prayer, yung kanilang sinasabi sa kanilang prayer ay puro makalupang blessing lang. Sana malakas yung katawan, sana maayos yung mga pamilya po namin. Yung mga physical na condition. Hindi po yung mga spiritual na condition. Yung focus po ay physical na condition, yun po yung mga kategory ng prayer lagi. Sana maging maayos yung mga physical na condition ko, condition ng family, anak ko, condition ng pamilya ko, yung mga physical category lang. Ibig sabihin, yung kanilang puso ay nasa salibutan. Hindi pa rin yung puso. Wala pa pong pakialam sa makalangin na bagay. Ang kaharian ng Diyos ay maliit pa. Yung buhay po natin sa lupa ay malaki. Pero yung kaharian ng Diyos ay maliit lang. Nasa malayo. Malabo pa. Hindi pa malinaw yung kaharian ng Diyos sa akin. Kaya, lagi, yung buhay po sa lupa ay yun po yung laging priority po natin. Yung trabaho, yung mga study, yung mga familia. Yun po yung lagi priority po natin. Hindi pa po ready yung kanilang puso. Kaya hindi pa naging saktal ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos, paano magiging saktal sa atin? Yung pag-ibig ng Diyos, paano magiging saktal po sa atin? Kapag ready na po yung ating puso. Kapag naghahanap po tayo ng buong puso po natin. Kapag naghahanap po tayo ng buong puso, buong kaluluwa. Alam ng Diyos yung ating puso, ganung puso po ay hinahanap ng Diyos, kaya doon po nagiging saktal ang pag-ibig ng Diyos. So, verse 18 po, walang takot sa pag-ibig, kundi ang saktal ng pag-ibig ay nagpapalayas ng takot, sapagkat ang takot ay may kaparusahan. At ang natatakot ay hindi pa nagiging saktal sa pag-ibig. So, mag-isip po tayo ng mabuti. Okay? Mag-isip po kayo ng mabuti. Kaya, tanungin po natin yung ating sarili. May takot pa ako. Okay? May takot pa ako sa harap ng Diyos. Ano ba ang kinakatakutan ko? Okay? Kung may takot pa rin, ano po yung sinasabi ng Biblia? Hindi pa nagiging saktal ang pag-ibig. So, napakahalaga po yung mga self-checking. Self-checking po, yung sariling pagsusuri ko tungkol sa ating pananampalataya. So, yun po yung trabaho ko. Yun po yung trabaho ko sa inyo. Malaman po natin kung ano ang kalagayan ng pananampalataya ko. Hindi ko po pwede masabi sa inyo, lahat po kayo ligtas. Mabless kayong lahat. Hindi po pwede sabihin sa inyo.
Alam ko po na hindi lahat dito ligtas. Hindi lahat dito. Meron pong mga tao dito na malapit lang, malapit. Malapit. Pero hindi pa naging saktan sa pag-ibig. Gusto ko po, tulungan po sila para maging saktan sila sa pag-ibig ng Diyos. Di ba sayang? O nakakalungkot na bagay. Matagal po sila nasa church, nagcha-church. Akala po natin naligtas na siya. Pero sa araw ng paghukom ng Diyos, hindi pa pala. Hindi pa naging saktan. Kanino'ng kasalanan po yun? Kasalanan ko yun. Bilang isang pastor, yun malaki po yung kasalanan ko. Kahit matagal po sila nasa church, mga ilang taon, mga 5 years, mga 10 years na, pero hindi ko po sila kinising. O hindi ko po sila tinuruan ng tamang teaching. Puro ano lang, okay lang, mga so, blessing lang. So, hindi pwede. Ganun po yung mga teaching. So, unang pangalawang Timoteo chapter 1, verse 7. Pangalawang Timoteo chapter 1 verse 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. Okay? So, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan. Ano po yung katuwagan? Duwak. Di ba? Takot. Duwak. Kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at ng pagpipigil sa sarili. So, Revelation, pumunta po tayo sa Revelation, chapter 21. Verse 8. Tandaan po natin yung espiritu ng katuwagan, yung duwak. Verse 8, unis sa mga duwak, sa mga hindi nananampalataya, mga karumaldumal, mga mamamatay tao, mga mapakyapit, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa ng nagliliyap sa apoy at aspre na siyang ikalawang kamatayan. So, sa mga mapupunta sa imperno, sino po yung kasama? Sino po yung kasama doon sa mga mapupunta sa imperno? Duwak. Okay. Bakit duwak sila? Dahil hindi pa sila naging saktan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi pa sila naging saktan sa pag-ibig ng Diyos, kaya duwak, takot. Kaya napakahalaga po yung topic po ito. Napakahalaga po yung topic po ito tungkol sa takot. Kasi lahat po tayo ay hindi libre sa takot. Kaya takot sa kamatayan, takot sa impyerno. Okay? Kapag hindi pa saktal po sila sa pag-ibig, so nandyan pa rin lahat uli ng mga takot. Pero kung nasa kung naging saktal yung pag-ibig ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, siya po yung unang umibig po sa atin. Kaya tingnan po natin kung anong uri ng pag-ibig ay ibinigay ng Diyos sa atin. Bakit yung pag-ibig ay nagpapalayas ng takot?
bakit yung pag-ibig ay gamot sa ating takot? So isipin po natin ng mabuti. Unang Juan, diba, Unang Juan po ay tungkol sa pag-ibig. Maraming mga verses tungkol sa pag-ibig. Chapter 4, verse 19. Diba sinabi po dun sa verse 18, walang tako sa pag-ibig, kundi ang saktan na pag-ibig ay nagpapalayas ng mga takot. Saktan na pag-ibig, saan galing po ito? Yung saktan na pag-ibig, saan galing? Hindi po galing sa atin. Yung pag-ibig po ng tao ay hindi po saktan na pag-ibig. Hindi po tunay na pag-ibig. Okay? Sa atin po, walang pag-ibig sa atin. Okay? Sinisikap lang natin, ibigin yung iba. Ibigin mo ang inyong kapagkagaya ng inyong sarili. Kaya pa natin sundin? Hindi po. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo. Kaya pa natin yun? Ang Diyos ay lagi number one sa atin? Hindi po. Yung pag-ibig po na nasa atin ay hindi saktan. Kaya, kung hindi po tayo tumanggap ng saktan na pag-ibig galing sa Diyos, so, mahirap po natin ibigin yung iba, tapos nandyan pa rin yung takot. Dahil hindi pa dumating sa akin yung saktan na pag-ibig. Yung saktan na pag-ibig ay walang iba. Pag-ibig ng Diyos, yung saktan na pag-ibig. Kaya verse 19 po, tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Okay? Tayo ay umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. So, yung pag-ibig, pag-isipan po natin yung pag-ibig, ano po yung unang pumasok sa inyo? Pag-isipin po natin yung pag-ibig. Ano po yung, kapag may pag-ibig po sa puso, anong ginagawa natin? Wala po kayong experience? Nung yung mga tatay at nanay dito, nung nag-date po kayo, may pag-ibig sa puso. Kapag may pag-ibig sa puso, anong gustong gawin? Huh? Anong gustong gawin? Gustong makita, gustong ibigay. Okay? Gustong makasama, gustong ibigay. Sinabi ba ninyo, bayaran mo yung kinain mo, ako babayaran ko yung kinain ko. Ganun po ba sinasabi? Yung kinain mo, bayaran mo. Yung kinain ko, ako na lang, bahala ako. Ganun po ba? Hindi. Ako. Gustong ibigay. Gustong ibigay. Ako ang magbayad. Pero kapag mag-asawa na, baliktad. Ikaw, magbigay, magbayad. Yung kinain ko, bayaran mo. Parang baliktad. Something wrong? Something wrong. Yung mga emotional love, ay hindi po siya tumatagal. Sinabi po ng mga doktor, yung mga emotion o feeling ay 3 buwan na lang. Pagkalipas ng 3 buwan, wala na daw yung mga emotional love. 3 buwan. Matagal po ito, hindi. Pagkalipas ng 3 months, hindi na tumitibok yung puso mo. Wala nang kuryente. Hindi katulad nung dati. Respect, yun po yung mahalaga, respect. And responsibility, respect. Yun po yung tumatagal. Yung mga hot emotion, hindi po siya tumatagal. Yung respect, okay, respeto. Okay?
Tapos yung serving mind. Okay? Sa kabila, hindi siya magbabago ng madali. Kahit anumang ginagawa mo, hindi madaling magbabago siya. Kaya ang kailangan po natin ay maintindihan. Okay? Maintindihan. I-respect. Tapos, to pa rin po yung ating katungkulan. Yung responsibility. Tapos, sa pamamagitan ng mga marriage life, so natutunan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig. Doon po tayo lumalago sa pag-ibig at paglilingkod sa bawat isa. So, kapag may pag-ibig po, gustong ibigay. Kaya nung umibig po siya sa atin, ano po yung ibinigay niya sa atin? Yun po yung checkpoint. Okay? Umibig daw siya sa atin. Okay? Umibig siya sa atin. Umibig po ang Diyos sa atin. Ano ang ibinigay niya sa atin? Okay? Kung walang ibinigay, yung pag-ibig niya sa atin ay hindi totoo kung walang ibigay. Ano po ang ibinigay niya sa atin? Paano napatunayan? Paano natin na malaman na ang Diyos ay umibig sa atin? Ano ang ibinigay niya sa atin? Kasi may sakit pa rin ako. Matagal ko ito hiningi sa Diyos, sana gumaling ako, pero nandyan pa rin yung sakit. Tapos, wala akong trabaho, matagal na yung asawa ko walang trabaho, o mahirap yung sitwasyon. Maraming mga prayer po natin tungkol sa mga buhay po dito sa lupa ay hindi pa nasagot. Hindi pa nasasagot. Ano ang ibinigay niya sa atin? Yun po yung patunayan ng pag-ibig niya sa atin. So chapter 4, may sagot po sa chapter 4. Verse 8. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos po ay ano daw? Pag-ibig, God is love. Kaya ang hindi umiibig, sa kapwa, ang hindi umiibig sa Diyos, hindi pa nakakilala sa Diyos. Hindi pa naging saktal sila sa Diyos. Verse 9 po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa salibutan upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya. Dito nahayag. Okay? Para makita po natin, saan po ba hinahanap mo ang pag-ibig ng Diyos? Okay? Meron po ba tayong testimony na iniibig ako ng Diyos? Minamahal ako ng Diyos? Anong katibayan mo? Okay? Sincere ka ba sa inyong testimony? Minahal ako ng Diyos? O sa bibig lang nagsasabi? Minamahal ako ng Diyos? Anong ibinigay ng Diyos sa iyo? Ito, yung kanyang buktong na anak. Isinugo ng Diyos, ibinigay ng Diyos yung kanyang buktong na anak, si Jesus, sa salibutan. Upang mamatay siya. Para mabuhay tayo. Anong uri ng buhay ito? Namatay siya para mabuhay tayo. Anong uri ng buhay po ito? Yung buhay sa salibutan? Hindi po. Namatay siya, sinugo ng Diyos yung kanyang buktong ng anak. Mahalaga po. Napakahalaga po siya sa Diyos, yung buktong ng anak. Kaya mo ba ibigay yung inyong anak sa kapitbahay? Hindi pwede. Okay? Kaya mo ba ialay mo ang inyong anak sa
para sa Diyos? Mahirap. Mahirap gawin po natin. Kagaya po ng ginawa po ni Abraham, noong inutusan po siya ng Diyos, Abraham, ialay mo ang inyong buktong ng anak. Isa lang po, di ba? Isa lang anak. Si Abraham po, isa lang po yung anak, Isaac. Noong naging isang daan gulang, 100 years. So, binigyan siya ng isang anak. Okay? Napakahal, napakaganda. Napaka-cute. Napakahalaga po ito. Si Isaac po ay napakahalaga kay Abraham. Yung pinakamahalaga. Yung pinakamahalaga kay Abraham ay Isaac, buktong na anak. Mas mahalaga po siya kaysa sa sariling buhay. Buktong ng anak. Pero sabi ng Diyos kay Abraham, ialay mo siya. Ialay mo siya. Sunugin siya. Pero si Abraham po ay pumunta sa lupain ng Moria. Dinala po niya, isinama po niya yung kanyang anak, si Isaac. Tapos, so, para sunugin, patain si Isaac at ialay, sunugin. Alam po natin yung storya po ni Abraham. Buktong ng anak. Alam niyo po ba kung anong lesson po tayo doon? Si Abraham po ay simbolo ng Diyos Ama. Okay? Si Abraham po ay anino ng Amang Diyos. Si Isaac ay simbolo ni Jesu Kristo. Okay? Ang ginawa ni Abraham po ay ginawa ng Diyos. Ito po yun. Verse 9, sinugo ng Diyos ang kanyang buktong na anak sa salibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Verse 10, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak na pantubos sa ating mga kasalanan. Siya ang umibig sa atin. Sinugo ang kanyang anak bilang pantubos sa ating mga kasalanan. Pantubos sa ating kasalanan. So, kanyang kasalanan po ito? Kasalanan ko. May kasalanan tayo. Okay? So, ibig sabihin, yung pinaka-problema po natin sa buhay, mundong ito, hindi po yung sakit sa katawan. O hindi po yung mga financial problema. Yung pinaka-problema po sa lahat ng tao ay kasalanan po natin, kasalanan. Kasi po maraming tao po ay hindi sila seryoso sa kasalanan. Kasalanan? Lahat po tayo may kasalanan. Sinong wala? Pag kahit sinasabi po, narinig po nila yung kasalanan, akala po nila ay pangkaraniwan lang, kananiwan yung kasalanan. Lahat tayo may kasalanan. Kaya humihingi ako ng tawa sa Diyos para mapatawad yung kasalanan. Yun po yung teaching ng maraming religion. Minsan ganun din po yung ating konsepto. Lahat kay kasalanan. Hindi sila seryoso sa kasalanan. Alam niyo po ba? Dahil sa kasalanan po natin, sino po yung namatay? Si Jesus. Yung ating kasalanan, yung kasalanan ko, siya po yung pamatay kay Jesus. Tama po ba? Yung kasalanan ko, yun po yung pumatay kay Jesus. Kailangan po natin maging seryoso po sa itong mga bagay. Bakit namatay siya sa krus? Dahil sa kasalanan ko. Kung hindi po siya namatay sa krus, yung kasalanan po natin ay
nandyan pa rin. Walang ibang paraan. Kahit humihingi tayo ng tawad, nandyan pa rin yung kasalanan. Dahil kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kasalanan po hindi po pwede mapatawa sa pamamagitan ng paghingi ng tawad, pangumpisal o sorry lang. May bayad po, may bayad sa kasalanan po natin. Kapag may utang po tayo, halimbawa utang. Kapag may utang, 1,000,000 pesos utang. Mawala pa ba yung utang sa pamamagitan ng paghingi ng sorry? Hindi po, nandyan pa rin yung utang. Bayaran mo yung utang mo. Hanggang hindi pa nabayaran yung utang po natin, yung puso ay mabigat. Mabigat. Hindi nakakatulog ng maayos. Walang gana sa pagkain. Yung kasalanan po ay parang utang. Kailangan bayaran yung ating utang. Yung kasalanan po natin. May tanong po ako sa iyo, yung mga kapatiran dito. Gaano kadami yung kasalanan po natin? Yung kasalanan po ko, kasalanan ko, kasalanan po ninyo. Marami ba o konti? Marami. Sobrang dami. Okay. Dati, akala po ba natin na mabait, mabait tayo? Ganun din ako noon. Konti lang kasalanan ko, mabait ako. Ganun din po yung mga pakaunawa ko sa sarili. Medyo mabait ako compare sa ibang tao. Hindi ako ganun kasama. Grabe sila. Grabe. Okay? Yung kanilang sinasabi, yung kanilang ginagawa, bakit ganun-ganun nag-uuska ako sa ibang tao? Ako, medyo okay. Maayos. Wala akong bisyo. Hindi ako nagiinom ng alak. Hindi ako naninigadilyo. Walang bisyo. Masipag ako sa mga... na masunurin ako sa magulang, teacher. Masipag ako sa pag-aral. Kaya naging ganito, medyo okay na ako. Yun po yung pakaunawa ko sa sarili. Mali. Nung humarap po ako sa harap ng Diyos, so bumagsak ako. Sumuko. Kagaya ng sabi po ni Apostle Pablo, para makilala po natin yung pag-ibig ng Diyos, kailangan po natin kilalanin yung ating sarili kung gaano kasama tayo. Okay? Kung hindi mo kilala yung inyong sarili, so mahirap mo kilala ang Diyos. Ephesians, sorry po, Unang Timoteo, chapter 1. Verse 15 po. Tapad ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa salibutan upang iligtas ang mga makasalanan na ako ang pangunahin sa mga ito. Napaka-simple po, napaka-simple, napakahalaga po yung talatang ito. Bakit daw pumarito si Jesus sa mundong ito? Para maging mayaman tayo? Para maging mahaba yung buhay po natin? Para mabuhay po tayo ng mahaba? Para mabuhay po tayo ng maayos? Yun po ba yung purpose kung bakit pamarito si Jesus sa mundong ito? Hindi po. Upang iligtas ang mga makasalanan, yun po yung purpose. Bakit? Yun po yung problema po natin.
Hindi ito alam ng maraming tao. Kaya hinihingi pa nila, sana gumaling ako sa sakit. Hinihiling pa po nila, sana maayos yung trabaho ko, maayos yung mga pamilya ko. Pero hindi sila ligtas. Patungo sa impyerno. Pag namatay na po sila, diretso impyerno, hindi nila alam yon. Pag namatay po sila sa araw na ito, pag kinuha po sila ng Diyos sa araw na ito, diretso impyerno, hindi nila ito alam. Akala po nila, okay lang. Okay lang. Hindi po nalam na maraming tao yung kanilang problema, yun po ang problema nila. Hindi nila alam yung kanilang problema, yun po ang problema nila. May solution naman sa Biblia, may solution. Bilang isang taong ligtas, kapag nalam kong sure na po tayo, so di ba kagaya po ng isang bulak, so John chapter 9, so isang bagay nalalaman ko. Hindi ko alam yung ibang mga bagay, pero isang bagay, sure ako dyan. Sure. Ano po? Dati, bulag ako. Ngayon, nakakakita na ako. One thing I know. One thing I know. Dati, bulag ako. I was blind. But now, I see. Kung sure po tayo sa ating kaligtasan, dapat iba po yung buhay. Dapat may changes. Yung buhay ng isang blind, buhay ng isang tao na kakakita ay hindi pwede same. Dapat different. Kung alam po natin na napakahalaga yung kaligtasan ko, masaya, yung pag-asa ko na nasa langit na, yung buhay ko sa mundong ito, sa salibutan, na yung natitirang panahon sa buhay ko, ay hindi na para sa sariling plano, hindi na para sa sariling pangarap, kundi para sa kaligtasan ng mahal ko sa buhay. Yun ang pinaka-mission ko. Yun po yung normal po yan, normal, takpo ng isip. Hindi po siya special. Missionary kayo, missionary. Hindi lang po ako, pati kayo rin po, missionary kayo, missionary. Missionary. May mission kayo, may mission. Si Jesus po, yung unang missionary, isinugo po siya ng Diyos sa salibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Tinupad po ni Jesus yung kanyang mission sa pamamagitan ng kamatayan, sakripisyo. Kung walang sakripisyo, walang mission complete. Paano po matupad yung ating misyon? Sa pamamagitan ng sakripisyo, yun lang po yung paraan. Yun lang po yung paraan. Anong uri ng sacrifice ay ginagawa po natin para matupad po yung ating misyon? Yun po yung checkpoint. Anong uri ng sacrifice ay ginagamit po natin? Makano ba ginagastos mo para sa misyon po ito? Yung oras mo, saan napupunta? Saan ginugugol mo yung oras mo? Gaano kalaking oras mo ay ginugugol mo para sa mission po ito? Yun po yung checkpoint. Yung pag-church po sa Linggo, ito po yung mga charging time lang. Yung mga Sunday service ay charging time. Mga magpapadiesel po tayo. Gas station. Saan gagamitin mo ang diesel mo? Saan gagamitin po natin, ginagamit po natin yung ating charging kuryente? Saan ginagamit po natin yung ating gasolina? Okay. Kumakain tayo para may energy. Kumakain tayo para makaroon po tayo ng energy. Yung energy po ito, saan ginagamit? Verse chapter 1, verse 16 po. Ako ang pangunahin sa mga ito. Uni, dahil dito, nakatanggap ako ng habag upang sa akin na pangunahin ay may pahayak ni Jesucristo ang kanyang saktar na pagtitiis.
bilang halimbawa sa mga sasampalataya sa Kanya tungo sa buhay na walang hanggan. Verse 17, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, tanging Diyos, ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Verse 17 po, yun po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Walang hanggang buhay. Okay? Walang hanggan. Si Jesus ay haring walang hanggan. Eternal King, walang kamatayan. Walang kamatayan. Saan po ito mangyari? Sa langit. Walang kamatayan. Wala nang hospital sa langit. Wala nang sira. Wala nang sakit. Wala nang away. Walang hanggang kapayapaan, walang hanggang karangalan, walang hanggang kaluwalhatian. Honor and glory. Ito po yung gusto ng Diyos ibigay sa atin. Kaya verse 16, may hayak ni Jesucristo ang kanyang saktar na pagtitiis. Saktar na pagtitiis. Ito po yung saktar na pag-ibig. Hindi siya sumuko sa atin. Sabi po ni Apostle Pablo, pumarito si Jesus sa mundong ito upang iligtas yung mga makasalanan. Ako ang pinakamasama. Ako ang pangunahin sa mga makasalanan. Pinaka-worst ako. Worst case. Yun po yung pagkakilala po niya sa sarili. Ako ang pinakamasama. Pangunahin ako sa lahat ng mga makasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Kamusta po yung kapatiran po dito, yung pagkaunawa, pagkakilala po ninyo sa sarili? Habang tumatagal po ako sa aking Christian living, so unti-unti, mas maliliwanag po yung meaning po ito sa akin, unti-unti. Sa una, yung pagkakilala ko sa sarili, medyo maayos na tao, medyo okay na. Pero habang tumatagal po ako sa aking Christian living, yung meaning po, yung testimony po ni Apostle Pablo, ito, ako ang pangunahin sa mga ito. Unti-unti, so naunawan ko. Ganun pala ako. Ganun din ako. Marumi ako. Masama ako. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Pero dahil po sa kanyang saktar na pagtitiis, dahil po sa kanyang habak, awa sa akin, iniligtas niya ako. Hindi ako umibig sa kanya, siya po yung unang umibig sa akin, noong ako ay makasalanan pa. Roma chapter 5, verse 5. So Roma chapter 5, verse 5, hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa atin mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Verse 6, sapagkat nung tayo ay mahina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Okay? Si Kristo ay namatay para sa masasama. Okay? Sino po yun, masasama? Ako po yun. Ako po. Isang masamang tao, isang maruming tao katulad ko. Hindi ako karapat-dapat sa langit. Dapat baksak ako, dapat mapunta ako sa impierno. Isang maruming tao. Isang masamang tao ako. Okay?
Pero si Jesus, si Kristo ay namatay para sa akin. Yun po yung tinatawag na biyaya, grace. Amazing grace. Noong naunawan po natin ang biyaya ng Diyos, so ibinuhos po sa akin yung pag-ibig ng Diyos. Okay. Noong hindi paligtas, maraming uri ng takot na sa akin, na sa atin, maraming uri ng takot noong hindi pa po tayo ligtas. Nung hindi pa po tayo saktal sa pag-ibig ng Diyos. Una, takot sa kamatayan. Tama po? Takot na takot sa kamatayan. Konting problema, takot agad. Baka mamatay ako, patay ako. Lubog na lubog tayo sa takot. Takot sa sakit. Takot sa tao. Matatakot sa tao. Pero nung nalaman po natin na buhay ang Diyos, tapos namatay siya para sa atin, ibig sabihin, mahal ako ng Diyos. Isinugo ng Diyos yung kanyang tanging anak sa salibutan. Okay. Lahat ng kasalanan ko ay natubos na, nabayaran na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. So, ligtas na ako. May pag-asa na ako sa buhay na walang hanggang sa langit. Hindi ako mapapahamak. Hindi ako mapapahamak. Okay? Nung ibinuhos ng Diyos sa akin yung kanyang pag-ibig. Pag-ibig po ay ano daw? Yung saktan na pag-ibig ay nagpapalayas ng ano po? Nagpapalayas ng anong nabasa po natin? Takot. Yung saktan na pag-ibig, nung ibinuhos ng Diyos sa akin yung kanyang saktan na pag-ibig, nung naunawan po natin yung kanyang saktan na pagtitiis, saktan na pagtitiis kahabagan, doon po, yun po yung nagpapalayas ng takot. Hindi na ako takot sa kamatayan. Hindi na ako natatakot sa kamatayan. Yun po yung testimony po ng maraming Kristiyano. Testimony. Tingnan po natin sa Biblia yung testimony. Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 32. Subalit alalahanin ninyo ang mga nakaraan araw na pagkatapos na kayo ay maliwanagan, nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagtutusa. Ito po yung Christian living. Meron po tayong isang araw na naliwanagan tayo. Pagkatapos na kayo ay maliwanagan, dumating sa akin yung liwanag ng Ebanghelyo, naliwanagan po tayo. Nagtiis kayo ng matinding pakikipaglaban na may pagturusa. Pag-uusik ay nangyayari na. Dati, wala. Walang pagturusa. Dating, walang pag-uusik. Walang umusik sa akin. Dahil, kasama po kayo sa kanila. Dahil, sumama po kayo sa kanilang ginagawa. Kaya, ang ganda ng bonding po na ninyo sa kanila. Ang ganda ng bonding. Family bonding, mga friends bonding, mga kaklas, katrabaho. Bonding. Magagandang mga, maraming makamundong bonding. Pero nung naliwanagan po, mula nung ligtas po tayo, nasisira yung banding, makamundong salibutan banding. Makamundong banding ay nasisira. Makamundong banding, mga family banding, mga relatives banding,
Di ba yung ating puso ay nasa langit na, yung kanilang puso ay nasa mundo pa? Paano po makaroon ng banding sa pagitan ng itong mga dalawang uri ng lahi? Yung ating puso ay nasa langit na, doon po tayo patungo. Yung ating mission ay iba na. Yung layunin sa buhay, iba na. Pero yung kanyang puso ay nasa salibutan pa, nasa mundo pa, doon po sila umiiyak, doon po sila masaya. Paano po makaroon, paano manatili pa yung banding sa kanila? Hindi pwede, masisira po yun. Panibagong banding sa iglesia, sa mga ligtas na brothers, sisters. Spiritual bonding po yan, spiritual bonding. Fellowship po yan, fellowship. So verse 33, na kung minsan hayagan inilalantat sa pag-alipusta at pag-uusik, at kung minsan nagiging mga kabahagi ng mga nagtaranas ng gayon, sapagkat kayo ay nahabag sa mga bilanggo, tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkakasama sa inyong mga ari-arian, pagkasamsam sa inyong mga ari-arian, palipas sa inyong nalalaman, meron kayong isang pag-aaring higit na mabuti at tumatagal. Yung pag-aari, dating pag-aari, sa madaling salita, kayamanan po yan, kayamanan. Kahit yung kayamanan mo ay kinukuha ng iba, okay na. Dahil meron na po tayong kayamanan sa langit, higit na mabuti at tumatagal. Hebrews chapter 11, verse 35. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli. Ang iba ay pinahirapan at tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit na mabuting pagkabuhay na muli. Ang iba ay nagtiis ng pagkalibag at paghagupit at ang maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila ay pinagbabato hanggang mamatay. Nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila ay naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing, mga naghihirap, pinag-uusik, inaapi. Ito po yung buhay, ito po yung Christian living po ito. Hindi po mga linggo nagbis ng maayos, nakikinig ng sermon. Malayo po yung ating buhay sa kanila. Okay? The same faith. Namatay po si Jesus. Okay? Nabubuhay, dapat hindi po tayo mapahiya sa kanyang kamatayan. So, Hebrew chapter 11, ito po yung isang chapter of pananampalataya. Okay? Faith chapter po ito. Okay? Magharap po tayo sa Panginoon. Okay? Pag nakita po natin yung kanyang kamay na may pako, may butas ng pako. Okay? Paano po natin hawakan yung kanyang kamay na may butas ng pako? Yung butas ng pako ay sacrifice. Yung ating kamay, may sacrifice po ba sa ating kamay? Anong uri ng sacrifice kinagawa po natin para sa Panginoon? Malinaw na po nakikita po natin sa Biblia kung anong ginawa, kung anong ibinigay ni Jesus para sa atin. Ibinuhos po yung kanyang pag-ibig sa atin, kaya doon po, so, pamakas yung takot.
takot sa kamatayan, takot sa kahatulan, takot sa parusa, tumakas na. Dahil naibuhos na po sa ating puso ang pag-ibig ng Diyos. Mahal pala ako ng Diyos. Malinaw na sa akin yung cross ni Jesucristo. Namatay siya para sa akin. Ganong kamahal ako ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit hindi ako karapat-dapat sa langit, isa ako makasalanan o pangunahin sa mga makasalanan, marumi, masama, pero minahal ako ng Diyos. Namatay po siya para sa akin. Kaligtas na ako. Pupunta ako sa langit. Kayong takot, tumakas na. Takot, tumakas na. Yung buhay po natin sa mundong ito, bakit tuloy pa dito? Dahil may mission tayo, mission. Huwag po natin makalimutan, yung buhay po ng isang Kristiyano sa mundong ito, dahil may mission. Bakit tumitibok pa yung ating puso? Tumitibok pa yung puso mo? Naramdaman ba? Yung puso natin, tumitibok pa o hindi na? Sino ba? Sino ba nagpapatibok ng puso mo? Ikaw ba nagpapatibok ng puso mo? Ang ginawa lang natin, gumising, kanina. Ay, tibok pa. Yung itong araw na ito, di ba maraming tao ay namatay kahapon? Sa buong mundo, alam niyo po ba kung ilang tao ay namamatay isang araw? Yung isang araw po, hindi basta-basta ibinibigay ng Diyos sa atin. Yung araw na, itong araw, isang araw po ay hindi po ito ipinigay sa maraming tao na namatay kahapon. Itong araw po ay hindi po ipinigay sa maraming tao na namatay kahapon. Alam niyo po ba maraming tao namatay kahapon? Buhay pa tayo. Buhay pa tayo. Yung isang araw ay hindi po basta-basta ibinibigay ng Diyos sa atin. Ano ang kailangan po natin gawin? Isipin po natin ito. Bilang isang Kristiyano ligtas, yung ating pag-asa ay wala po dito sa lupa. Kawikaan chapter 29 verse 25. Kawikaan. Lumang Tipan, Kawikaan, chapter 29, verse 25. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang takot sa tao ay naglalatak ng bitak, unid ang nagtitiwala sa Panginoon ay maliligtas. Takot sa tao ay naglalatak ng bitak. Okay. Takot sa tao. Natatakot pa rin po kayo sa tao? Hindi na kailangan. Dati po yun, dati. Takot-takot sa tao. Pero ngayon, sino po yung dapat natin katakutan? Diyos lang. Diyos lang dapat katakutan. Wala silang magagawa sa atin. Okay? Ang takot sa, kung meron pa po kayong takot sa tao, yun po yung magiging bitak sa inyo. Matitisot kayo sa takot. Matitisot kayo sa tao. Kinakatakutan po natin si Diablo ngayon. Ibinibigay, ginagamit po ni Diablo, ginagamit po ni Diablo maraming bagay para matakot po tayo. Minsan ginagamit po ng Satanas yung tao para matakot kayo. Ginagamit po ni Satanas yung sakit o problema o disgrasya para matakot kayo, para matakot po tayo, para hindi po tayo kumikilos. Ay, baka mamatay ako.
Ginagamit pa po ni Satanas yung iba't ibang uri ng takot para hindi po tayo kumilos. Yun po yung sandata po ni Satanas. Takot pa rin po kayo sa kamatayan? Natatakot pa rin po tayo sa kamatayan? Kung ganun pa rin po, checkin muna yung kaligtasan. Kung saktal ba ako sa pag-ibig ng Diyos? Bakit may takot pa rin ako? Baka hindi pa saktal ako sa pag-ibig ng Diyos. Unang Corinto chapter 7. Unang Corinto chapter 7. Verse 22-23. Unang Corinto chapter 7 verse 22-23. Sapagkat ang tinawag ng Panginoon nang siya ay alipin ay malaya sa Panginoon. Ganun din ang tinawag nung siya ay malaya ay alipin ni Kristo. 23, basahin po natin. 3-1. Kayo'y binili sa halaga, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Binili tayo sa halaga. Tayo po ay binili sa halaga. Makana po yung halaga ito? Buhay ni Jesus. Dugo ni Jesus po yung halaga. Binili po tayo. Binili tayo, ibig sabihin, sino po yung mayari natin? Hindi ako ang mayari sa buhay ko. Binili tayo. Ano pong ibig sabihin, binili tayo? Yung mayari sa buhay ay ang Panginoon. Siya po yung hawak sa buhay ko. Okay? Siya po yung hawak sa buhay ko. Kaya yung kalooban niya, yun dapat matupad sa ating buhay. Hindi po yung ating sariling kalooban. Kaya huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. Juan chapter 16 verse 33. Ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa Juan chapter 16 verse 33. Ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo upang sa akin ay makaroon kayo ng kapayapaan. Sa salibutan, nahaharap kayo sa pag-uusik. Unit, lakasan ninyo ang inyong loob. Dinaig ko na ang kansalibutan. Dinaig ko na ang salibutan. Anong ibig sabihin? Sino po yung nagtagumpay? Panginoon po yung nagtagumpay. Dinaig ko na ang salibutan. Tapos na yung mga, alam po natin yung resulta ng itong pakikipaggera. Ang Diyos ang tagumpay. Saan po kayo sasama? Sasama po ba kayo sa mga magtatagumpay o sasama po kayo sa mga mapapahamak? Okay? Resulta ng itong gera ay nakikita po natin sa Biblia. Dinaig ko na ang salibutan. Saan po kayo sasama? Sasama po kayo sa Panginoon o sasama po kayo sa salibutan pa na dinaig ng Diyos? Mapapahama po yan. Huwag po kayo matakot sa tao. Huwag po kayo matakot sa mga problema mo o mga anumang mga problema mo. Ginagamit lang yan ni Satanas para hindi po tayo tumakbo ng maayos. Hinaharangan po tayo ni Satanas. Sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, lakasan mo ang inyong loob. Huwag kang matako sa tao. Okay? Huwag kang matako sa mga problema. Kaya sana po,
lahat po ng mga kapatidan dito ay lumakad ng maayos. Ayon po sa kalooban ng Diyos. Sana huwag po tayo maging alipin ng tao. Okay? So manalangin po tayo. Salamat po Panginoon sa inyong mensahe sa na ibinigay niyo po sa amin. Yung dati po naming buhay ay puno ng takot sa iba't ibang bagay. Natakot kami sa tao, natakot kami sa sakit at iba't ibang uri ng pagsubok at pagturusa. Tinawagan niyo po kami sa pamamagitan ng liwanag ng Ebanghelyo at binigyan niyo po kami ng tunay na pag-aasa at kaligayahan. Alam po namin yung buhay po namin na natitira sa mundong ito ay para sa inyong dakilang kalooban na ipangaral ang Ebanghelyo sa maraming naliligaw na kaluluwa. Nawa ang inyong kalooban mo ay matupad sa aming buhay sa mundong ito. Lalo na po sa darating na summer retreat sa Cambodge, lahat po ng mga kapatiran ng Tanawan Church, yung aming mga iniimbitahan ay nawa makasama sa itong dakilang gawain at maligtas. Nawa lumago po ang pananampalataya ng mga kapatiran ng Tanawan Church sa itong dakilang gawain. Gamitin niyo po kaming lahat para sa inyo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. Amen.